Magandang araw sa inyong lahat. This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome, welcome, welcome dito sa aking channel. In my today's video, magsishare po ako sa inyo ng panibagong pampaswerte na naman, and this pampaswerte is all about sa iba't ibang uri or klase ng sugal. So, kung kayo ay naglalaro ng sugal or nagsusugal, ayan, katulad ng tong eats, any kind na sugal na may kinalaman sa baraha, bingo, ano pa ba, loto, STL, ayan, kung may wedding pa ba, pwede rin ending or anything. Katulad ng mga, ano, mga paraffle dyan, yan. Ito po ang magandang pampaswerte na inyong magagawa at makapagdudulot po ito ng swerte sa inyo. So, paalala rin po sa lahat, ito pong aking isishare na pampaswerte ito ay maaaring gabay po natin, ano, magsisilbing gabay natin. Ibig sabihin, maaaring kapag ginawa natin ang mga pampaswerteng ito, maaaring makapagdulot ito ng bonggang-bonggang swerte sa inyo na within a day ay magkaroon agad ng magandang resulta, manalo agad kayo. Ano, meron din naman times na kapag ginawa mo ito, hindi po agad umeepekto. Sa anumang dahilan kung bakit hindi ito umeepekto, yan po ang dapat nyong alamin sa sarili nyo. Kasi sa paggagawa ng pampaswerteng ito, ang epekto nito ay magmumula sa iyo kung paano mo ba gagawin ang pampaswerteng ito. Kung ikaw ba ay may paniniwala o taos-puso mo ba itong ginawa na wala kang pagdududa, iyan po ang sinasabi kong epekto. Pero bago ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, syempre gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood sa aking mga video. Kung kayo po ay first time dito sa channel ko at ngayon mo lang napanood itong aking video, huwag mong kalimutan na i-click ang red subscribe button. Ganun din ang maliit na bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga bagong upload ko. At ito na nga, uumpisahan ko na itong aking sharing na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo kung ano ba ang mga kakailanganin natin dito. Ano? So, ang una-una natin kakailanganin dito ay isang malinis na puting papel. Ayan. At ang susunod naman natin kakailanganin, syempre kung may papel, kailangan lagi may panulat. Ayan. Any kind ng panulat, any color po, walang problema. Ano po? At ang susunod naman natin kakailanganin ay ang sinulid. So, any color din po ng sinulid, pwede din po. At syempre, kapag may sinulid, kailangan din po natin ng karayom. Ayan, nakadikit na yung karayom dito. Ayan, ayan, ayan. Ito po ang kailangan natin. At meron pa po tayong kailangan at ito po ay ang tinatawag nating magic herbs. Ano po ba itong tinatawag natin na magic herbs? So, ito po, laurel. So, hindi lang po tayo makakailangan dito ng isang laurel. So, depende po sa mga isusulat nyo. Kung ilan ang isusulat nyo, iyon po ang kailangan na bilang natin ng laurel. Ano po? At ang kahuli-hulihan, huwag po natin kalilimutan. Makakailangan po tayo ng kandila. Any color ng kandila na meron kayo dyan sa inyong tahanan, wala pong problema. Ano po? So, bago po ako mag-umpisa dito sa pamamaraan nito, kung maalala nyo, last year, nag-share ako sa inyo ng iba't ibang klase ng sugal. Merong sugal sa sabong, ayan, merong sugal na ganito, merong sugal na ganito, ayan, napakaraming klase po ng sugal. So, mamili na lang po kayo kung interesado po kayong panoorin yung mga sharing kong niyan na mga pampaswerte sa sugal. Pwede nyo pong balik-balikan yan, bisitahin nyo lang po ang channel ko, scroll down nyo lang po, makikita nyo po lahat ng mga video na yan. At yung mga sharing ko po din na pampaswerte ay napatunayan naman po epektibo. May mga nagpatotoo naman po. Ano po, kung makikita nyo at mababasa sa mga komento diyan, meron talagang nabiyayaan ng swerte. Ano po, nabiyayaan ng panalo. So, kung kayo po ay sakaling gagawa ng mga pampaswerte ito, huwag po kayong tumigil. Just keep going, doing this kind of pampaswerte kasi ito yung magbibigay sa'yo at magdudulot sa'yo ng swerte na hindi mo nalalaman. At ito na nga, i-share ko na sa inyo ang pamamaraan. So, ang una po natin gagawin is, kuhanin po natin ang puting papel. Ayan. Dito po sa puting papel na ito, isusulat nyo po ang lahat ng klase ng sugal na nilalaro nyo. So, kung kayo po ay natumataya sa loto, isulat nyo lang po dito, loto. Kung kayo po ay natotong it, tong it. Kung poker, or kung casino, or kung bingo, or kung tumataya kayo sa STL, wedding, or sa mga easy to, sa lahat-lahat po.
unlimited po ang paglalagay niyan. Ilagay niyo po lahat ng mga sugal na tinatayaan niyo po. Ano po? At ang susunod naman po, syempre kukuhanin naman po natin ang ating mahiwagang herbs, ang ating maswertong herbs na laurel. Ayan. So, kung alin po yung isinulat niyo dito na mga klase ng sugal na inyong tinatayaan, ganun din po ang isusulat niyo dito sa laurel. So, sa isang laurel, isusulat niyo po ang isang klase ng sugal na sinulat nyo dito. So, let me say, ang sinulat nyo po dito ay limang klase ng sugal na nilalaro nyo. So, yun po ang isusulat nyo dito sa bawat laurel. So, limang laurel din po ang kakailanganin nyo at isusulat nyo po sa bawat piraso ng laurel ang bawat sugal na inyong nilalaro. I hope maliwanag po ito sa inyo. At ang susunod naman po natin gagawin is, kapag nasulatan nyo na po ito at ang laurel, ayan, inyo pong tupiin ang inyong puting papel. Ano po, gagawa po tayo ng bag. So, sa pagtutupi po, halimbawa, dito po nakasulat yung mga isinulat yung sugal. So, kailangan po ay paloob po. Ano po, ayan. Iyan po ang gagawin natin. It depends on you also. Kung gusto mo mas maliit dito na papel ang gamitin mo, wala pong problema. So, ayan, tinupi ko ng ganito. Ang gagawin nyo po is kukuhanin nyo po ang inyong, ito na, ang inyong panahe at ang inyong karayom. So, syempre, alam naman natin kung anong ginagawa natin sa karayom at panahe. Ano po? So, ang gagawin po natin is gagawa po tayo ng sobre. Gamit po itong karayom at saka panahe. So, tatahian po natin yan ng walang patlang. So, ano po pang ibig sabihin ng walang patlang? Kailangan wala pong likdang, walang blanco. Kailangan dire-diretso pong tahiyan. Ayan, dire-diretso pong tahi. At ilagay na po natin ang ating mga laurel na sinulatan dito sa loob. Ayan, ilagay nyo lang po yan dyan. And then, kung isasara nyo is, tahiin nyo rin po dito sa ibabaw. Ano po? So, kaya sinasabi ko sa inyo, depende po ng size ng papel na gagamitin nyo at depende din po ng size ng laurel na inyong gagamitin. Kapag ang laurel nyo ay malaki na katulad nito, at mahaba, syempre, medyo malaki-laki po yung kailangan natin. Kasi kapag nilagay po natin yung laurel, isa-isa po, kailangan po hindi po siya matutupi o kaya madudurog sa loob. Kailangan mailagay po natin siya ng maayos. Katulad nito, ano po, yan, ganyan. At maganda rin po kapag habang nilalagay natin yung laurel, syempre, mag-wish tayo. Halimbawa, kung nakalagay dito, loto, i-wish mo sa sarili mo na manalo ako sa loto, na yung mga tatayaan mong numero sa STL ay tumama or sa ECTO. Alam niyo na yan, discarte niyo na yan, ano, kung paano niyo hihilingin ang inyong mga kahilingan. So, kapag natapos na po natin lahat ng ito, natahian niyo na po bawat gilid, ayan, at isara niyo na po, naitahian niyo na rin po dito, sa ibabaw ng wala pong patlang, ang gagawin niyo po is, kuhanin po natin ang puting kandila. Magsindi po tayo ng puting kandila. Any color ng candle, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yun po ang ating gagamitin. So, ano po bang gagamitin natin sa kandila? Siyempre, magbukas po kayo or magsindi po kayo ng kandila. Lagay nyo lang po dyan sa harapan nyo. Habang hawak-hawak nyo po ito, itong papel na inyong ginawa na may mga laurel sa loob. Ayan. Pero ang pinaka-importante po dito, kaya po natin sisindihan yung kandila, is para humiling po kayo. So sa lahat ng mga nakasulat dito sa papel na ito at sa mga laurel na sinulatan nyo, ihiling nyo po bawat isa kung ano ba ang gusto nyo mangyari. Siyempre, kung halimbawa isinulat nyo po ay STL, hilingin nyo na bawat numero na aking tatayan sa STL ay manalo or tumama or tumumbok ang taya. Ibig sabihin ganun po. Ano po? At kung tayo po ay hihiling, huwag po nating lagyan ng sana. So, maging direct po tayo sa ating mga hihilingin. Ano po? Yun lang po ang paalala ko sa inyong lahat. At ito pong ating papaswerteng ito ay pwede natin gawin Martes or Biyernes at any time po ng araw na yon. At mas maganda din po, sinasuggest ko na pwede nyo rin po itong gawin sa araw ng full moon or sa gabi ng full moon. So halimbawa, kung gawin nyo po yan sa araw, mas maganda po sa gabi, sa kabilugan ng buwan, pwede nyo pong ibilad yan sa sinag ng buwan para lalo po siyang ma-energize. Yan din po ang minumungkahi ko sa inyo. At kung kayo po ay may mga katanungan, syempre, huwag niyo pong kalilimutan na mag-comment dyan sa baba. Itanong niyo lang po as soon as
free ako sa trabaho ko, sasagutin ko po lahat ng mga katanungan nyo yan. Ano po, at kung hindi ko man po agad mapansin, huwag po kayo magtatampo sa akin. Talaga medyo busy lang po talaga ako, kaya hindi ko nasasagot. Ano po? At syempre, gusto ko rin pong ipaalala sa inyo lahat na ito pong ating papaswerte sa sugal na ito na gagawin natin. Hindi po mangangailangan ito na palitan natin every week. So, it will depends sa nangyayari sa inyo. Kung halimbawa ginawa niyo itong pampaswerteng ito at nakapagdulot sa inyo ng magandang resulta, nakapanalo kayo sa isa sa mga sugal na inyong tinayaan, pwede niyo pong palitan iyan kung gugustuhin niyo. Ano po? Kasi, syempre, pag pinalitan natin yan, panibagong swerte na naman ang idudulot nito sa inyo. At kung sakasakali naman hindi niyo palitan, make it sure na every time sasapit po ang full moon, kabilugan ng buwan, ibilad niyo po iyan diyan sa labas ng inyong bahay, sa sinag ng buwan. Kasi alam niyo po ba kung bakit natin ginagawa yan? Para ma-energize po ang ating mga pampaswerte ang ginagawa. Ano po? Para patuloy po itong magdulot sa inyo ng swerte. I hope na kung gagawin niyo itong papaswerteng ito diyan sa inyong tahanan ay makapagdulot ito ng swerte sa inyo. Ayan, makapagdulot ng bonggang-bonggang panalo. Ano po? Pero sa kabila ng mga gagawin natin papaswerte na ito, huwag po natin kalilimutan syempre ang magdasal. Ano po? Pray din po tayo palagi na i-guide tayo ni Lord sa lahat ng ating mga gagawin. At yan pong ating gagawin na pampaswerteng yan, magsisilbi po itong amulet niyo. Ano po, pampaswerte? Pwede niyo po ito ilagay sa inyong wallet kung gusto nyo. At ang mas maganda po nito, bago kayo mag-sugal or bago kayo tumaya ng loto, hawakan nyo mabuti ito at hilingin nyo or bulungan nyo dito sa inyong pampaswerteng ito ang gusto nyong kahilingan na mapanalo nyo kung ano man yung inyong tatayan. So, katulad ng sasabong, kung kayo nagsasabong, so bago kayo magsabong, eh, hilingin nyo, ano po. At kailangan may paniniwala po tayo. Iyon po ang pinaka-importante. Kailangan din po ng sipag at syaga, ano po, para naman makamit natin yung bawat kasagutan sa mga kahilingan natin. Ano po? So, dito na po nagtatapos ang aking video ngayong araw na ito. I hope na intindihan nyo po. At please, don't forget to give me a like kung nagustuhan nyo po ang video ko ngayong araw na ito. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye.